Ang ating puntutin ngayon, kaibigan, the unpardonable sin. Ang kasalanang hindi mapapatawad. Kaibigan, may kasalanan ba talagang hindi mapapatawad? Siguro ito yung pinakamalungkot na mangyari ng isang tao sa panahon na siya ay nakakagawa ng isang kasalanang hindi na mapapatawad. Siguro ito ay hopeless na kaibigan na sitwasyon ng buhay ng tao. Siguro isipin natin na itong kasalanang hindi mapapatawad ay ito siya, itong mga kasalanan ito. Kaibigan, atin po yung titina actually sa Matthew 12:30-32. Ito po ang sabi. Dito po nabanggit, kaibigan, ang kasalanang hindi mapapatawad. Sabi po dito, ang hindi suma sa akin, ay ano kaibigan? Laban sa akin. At ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Patuloy po tayo. Hindi gumagana yung clicker ko. Ayan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapuat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At dito kaibigan, at ang sinumang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapuat ang sinumang magsalita laban sa, ano kaibigan? Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya. Kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Ang kasalanang hindi mapapatawad, kaibigan, according sa tinabasa, ay kasalanang ano? Magsalitang laban sa Espiritu. Or ito ay blasphemy against the Holy Spirit. Malinaw pa yan sa Biblia, kaibigan. Ito pala yung kasalanang hindi mapapatawad against sa Holy Spirit. Malinaw, kaibigan, na ang nangyari sa mga tao sa panahon ni Noah, yung hindi naligtas ay ang mga tao, kaibigan, na nagkasala sa banal ng na Espiritu or blasphemy against the Holy Spirit at sila ay hindi nakapasok sa arka, kaibigan. Hello? Wala na? Hello, Mike, just ubus lahat. Marinig ba aking boses? Okay lang ba? Sige. Malinaw, kaibigan, na sa Biblia, binanggit na ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga taong ito ay hindi nakapasok sa arka ay dahil kanila nagawa ang kasalanang hindi napatawad. This is the sin against the Holy Spirit or blasphemy against the Holy Spirit, kaibigan. Well, ang tanong, kaibigan, ano ba itong kasalanan na hindi mapatawad? Ito ba itong kasalanan na ang Panginoon ay nagsasabi na, okay, ikaw ay nakalampas na sa limit? At ikaw hindi na mapapatawad dahil ikaw ay nalampasan mo na ang limit ng aking kapatawaran at ng aking awa. Hindi, kaibigan, ang kasalanan hindi mapapatawad. Ito ay kasalanan, kaibigan, na ating nagawa. Hindi ito kasalanan na mismo ang Panginoon ang siya naglagay ng isang limit na tayo ay hindi mapatawad. Ito ay ang kasalanan ating nagawa na hindi na tayo maabot ng Panginoon. Gusto ko pong idiin, kaibigan, ito ay ang ating desisyon, ito ay ating sariling desisyon na ginawa na hindi na natin mapakinggan at hindi na tayo maabot ng Panginoon. At ito po itong pag-uusapan ng pagkaibigan na mas malalim pa ngayon. Pero bago yan, kaibigan, na ating pag-uusapan po yan, tingnan po natin, kaibigan, na tingnan po natin yung karakter ng Panginoon. Ano ba yung karakter ng Panginoon? Kilala natin ang Panginoon bilang isang Panginoon na puno ng awa, Panginoon na puno ng pag-ibig. Tanong, kaibigan, ano ba ang dalangin ng Panginoon sa bawat isa? Ano ba ang kanyang pagnanais? Dadalhin niya ang bawat tao sa langit or hindi niya gustong dalhin ang lahat sa langit? Of course, gusto niyang dalhin lahat sa langit. Gusto niyang lahat ay maligtas. So, ibig sabihin, kaibigan, dahil gusto ng Panginoon lahat ay maligtas, ito ang kanyang pinapakita sa atin na hindi niya gusto na tayo ay magkasala laban sa banal na Espiritu. Dahil ito yung kasalanan na hindi mapapatawad. Gusto niya tayo ang lahat ay maligtas. Sabi nga sa 1 Timothy 2 verse 4, kaibigan, ito ang sabi. Well, bagay din sa 2 Timothy 2 verse 4, kaibigan, na lahat tayo ay gusto niyang iligtas. Sa 1 John 1 verse 9, sabi dito, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan.
at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating, ano kaibigan? Kalikuan. Natin nakita kaibigan, na ang kasalanang hindi mapapatawad ay isang kasalanan na hindi natin hiningian ng kapatawaran. Malinaw po so far? Dahil sabi dyan kaibigan, ang kasalanan na ipinahayag, ang kasalanan na hiningian ng kapatawaran, ay ano mangyayari? Mapapatawad. Malinaw so far? So lahat ng mga kasalanan kaibigan na hindi nahingian ng tawad, ito yung kasalanang hindi mapapatawad. Well, simple ng kaibigan, dahil hiningian ng tawad, ito ay napatawad. Malinaw po kaibigan na ang Panginoon ay tapat na patawarin ang lahat ng ating mga kalikuan. Lahat ng ating mga kasalanan, kaibigan, ay kanyang papatawarin. Pansinin niyo po sa teksto nating babasahin. Kaya't sinasabi ko sa inyo ang ano, kaibigan? Bawat. Ano ba ibig sabihin ng bawat? Every. Each. Bawat kasalanan, including ba yan yung fornication? Including ba yan yung pangangalunya? Including ba dyan yung murderer? Yung mamatay tao? Including ba dyan, kaibigan? Yes. Sabi dyan, ang bawat kasalanan ay, ano kaibigan? At kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. So, kaibigan, atin nakita, hindi pala, ang kasalanan hindi mapapatawad pala, kaibigan, ay isang kasalanan walang kapatawaran, ay hindi isang uri ng kasalanan. Ngunit ito ay isang antas ng kasalanan, ang patuloy na paglabag sa gawa ng Diyos sa ating buhay. Now, gusto kong linawin, kaibigan, ang kasalanan walang kapatawaran ay hindi isang uri ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi ito yung kasalanan na ating ginagawa na napakalaki. Isang kasalanan na ating iniisip siguro na hindi na mapatawad ng Panginoon. Itong kasalanan ito, kaibigan, ay isang antas ng kasalanan na hindi natin nadama yung kilos ng banal na Espiritu. Patuloy tayo dito. May dalawang katotohanan dito, kaibigan, patungkol sa kasalanang hindi mapapatawad. Ang kasalanang hindi mapapatawad, kaibigan, ay isang, una dito, kasalanan. Marina po? Ang kasalanang hindi mapapatawad ay isang kasalanan. Ano ba ang kasalanan, kaibigan? Review natin saglit ang kasalanan. Ano bang kasalanan? Sabi sa John, 1 John 3 verse 4, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kasalanan. Simple ng kaibigan, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ito ang paglabag sa kautusan. Pangalawang katotohanan, kaibigan, patungkol sa kasalanang hindi mapapatawad, ang kasalanan hindi mapapatawad, kaibigan, ay ito ay kasalanan sa banal na Espiritu. Kasalanan laban sa banal na Espiritu. Upang mas maintindihan pa natin ito, kaibigan, kailangan natin itong maintindihan itong gawa o trabaho ng banal na Espiritu, dahil ang kasalanan ito ay kasalanan laban sa banal na Espiritu. So ating tinan, kaibigan, ang gawa o mga trabaho ng banal na Espiritu o role ng banal na Espiritu upang ating maintindihan kung ano talaga itong kasalanan na hindi mapapatawad laban sa banal na Espiritu. Una, kaibigan, ating tingnan. Sa 1 John chapter, sa John chapter 14 verse 26, sabi po dito, kaibigan, datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang, ano kaibigan? Magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So, una dito, kaibigan, ang banal na Espiritu ay ano, kaibigan? Magtuturo. Unang role ng banal na Espiritu ay magtuturo. Siya ang magtuturo sa atin. Lahat ng mga bagay. Ano pa? Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisi dating. Malinaw po, kaibigan, sabi po dyan, ang banal na Espiritu ay ang magpapatnubay. Pangalawang role po ng banal na Espiritu, nagpapatnubay. Saan niya tayo papatnubayan? Sa buong
katotohanan. Sa buong katotohanan, kaibigan, tayo papatnubayan ng Panginoon o ng banal na Espiritu. Tanong, dahil sa buong katotohanan na tayo papatnubayan, ano ba yung katotohanan? Ano ba katotohanan, kaibigan? Atin nakita ito sa ating huling pag-aaral, last nating pag-aaral, kaibigan. Ang katotohanan ay walang iba kundi si Jesus sa John 14 verse 6. Ang katotohanan ay ang salita ng Diyos sa John 17:17. Ang katotohanan ay ang kautusan sa Psalm 119 verse 142. Ibig na sabihin, ang banal na Espiritu, kaibigan, ay magpapatnubay sa atin patungo kanino? Kay Jesus. Papatnubay na tayo patungo sa salita ng Diyos. Papatnubay na tayo sa pagsunod sa kautusan. Malinaw? Dahil ito yung katotohanan na dito na tayo papatnubayan, kaibigan. So, malinaw po yan, kaibigan. Papatnubayan ng banal na Espiritu tayo. Ito ang kanyang gawa. Ito ang kanyang trabaho or role ng banal na Espiritu. Pangatlo, kaibigan, na bagay. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, narapat sa inyo na ako yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mang-aalyo ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Ano ang kanyang gagawin? At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Ang salitang sumbatan dyan, kaibigan, ay ibig nang sabihin convince or convict. Gusto pala ng banal na Espiritu, kaibigan, ang kanyang trabaho sa nung umalis na si Jesus, pumunta na sa langit, pinadala niya ang banal na Espiritu upang i-convict tayo, i-convince tayo sa ating kasalanan. Sometimes, kaibigan, kahit may kasalanan tayo, hindi pa rin tayo na-convince na tayo ang nagkasala. Tama ba yan? Maraming pagkataon, kaibigan, na kahit alam natin na tayo ay makasalanan, kundi walang conviction ang nangyayari sa ating puso, walang bigat na nangyayari sa ating puso, kaibigan, na tayo talaga ay nagkasala. Susumbatan ng banal na Espiritu ang sanglibutan sa kasalanan. Ang banal na Espiritu ay hihikayat. Ito ang kanyang pangatlong bagay na gagawin, kaibigan. Siya ang comforter. Yan lang, kaibigan, ay nagpapatunay o nagbibigay sa atin ng pag-aninaw na ang banal na Espiritu ay maghatid sa atin sa pagsunod sa kautusan at sa panahon na ating sinumbatan o hindi natin sinunod ang banal na Espiritu, kaibigan, tayo ay nagkasala dahil ating, ano ang kanyang ginagawa? Hinihikayat na tayo sa kasalanan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ibig sabihin, kaibigan, sa panahon pala na may parang bumubulong sa ating isipan na huwag mong gawin yan, yun pala yung ano? Yun yung banal na Espiritu. Yun yung konsensya, kaibigan, na sinasabihan ka ng banal na Espiritu na yan ay mali. Huwag mong gawin yan. Yan ay kasalanan. At nandun sa iyong decision, kaibigan, kung ano ang iyong gagawin dito sa boses na iyong naririnig. Kaya, kaibigan, like for example, alam mo na yung Sabbath. Sino bang nakaalam na sa Sabbath na ang Sabbath ay Sabado at araw ito ng Panginoon? Pakitas ngayon yung kamay. Yes, lahat tayo nakaalam na ang Sabbath ay Sabado. At nung nalaman mo ito, kaibigan, na nabasa mo sa Biblia na unga ang Sabbath ay Sabado, hindi Linggo. At nung nabasa mo ito, kaibigan, parang may bumubulong sa iyo panahon sa araw ng Sabbath. May bumubulong sa iyo na parang hindi, parang gusto mong mag-aral, gusto mong pumasok sa trabaho siguro. Ngunit may bumubulong sa iyo, kaibigan, sino yon? Ang banal na Espiritu. Ano ang ginagawa niya? Hinihikayat niya tayo na hindi tayo magkasala. Nakita niyo, kaibigan, gusto kong idiin ang punto dito. My God the Father, tama? My God the Son, which is Jesus Christ, at my Holy Spirit. Kung titignan po, kaibigan, hindi mo pwedeng, I mean, sa panahon ng katapusan, kaibigan, sa panahon na tayo ay darating na talaga ang paghukom, darating na yung lahat ng mga buhay natin ay haharap na sa Panginoon, makikita mo, kaibigan, na itong tatlong mga persona, God the Father, yung Son, at yung Holy Spirit, sila ay aktibong kumikilos para sa ating kaligtasan. Dito ko po nakita, kaibigan, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon dahil kaniyang ginawa lahat. Ang God the Father, ang God the Son, at ang Holy Spirit mismo
ay kumikilos hindi lang yung mga anghel, buong langit, kaibigan, ay kumikilos para tayo ay maligtas. Amen? Kaibigan, napakatindi ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Hindi kanya pinababayaan, kaibigan. So, ibig sabihin, kaibigan, sa panahon na tayo ay, sa panahon na ating nakita yung katotohanan, at tayo ay kinukonvict ng banal na Espiritu, tayo ay kanyang pinapatnubayan na hindi magkasala. Welcome po, Auntie, sa ating seminar. Number four, kaibigan, ang banal na Espiritu ay maghahatid sa atin sa pagkakaisa. Ito ang kanyang motibo, kaibigan. Gusto niya na ang bawat mga nanampalataya ay magkaisa. May unity. Sabi nga sa 1 Corinthians 12:13, sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Ang katawan dyan, kaibigan, nagpapasimbolo sa ano? Iglesia. Sa hakbang ng pagbautismo, kaibigan, or rebaptism siguro. Sabi sa 1 Corinthians 12:13, tayong lahat ay iisang katawan. Tayo ay nandun sa isang katawan. Ito ba ay nagpapakita sa atin, kaibigan, ng isang unity? Pagkakaisa? Yes, kaibigan. Pagkakaisa. So ito yung apat, kaibigan, na mga bagay na role ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu sa ating buhay. Una dyan, ang banal na Espiritu ay ano? Magtuturo, of course. Magtuturo siya sa atin. At ano pa? Siya ay magpapatnubay sa lahat ng mga bagay. At siya ay maghihikayat sa atin na hindi tayo magkasala. At siya ay maghahatid sa atin na magkakaisa. Lahat, kaibigan. So ito yung ginawa ng banal na Espiritu. So kaibigan, natin nakita na sa mga role ng banal na Espiritu nito, nakita natin na ano kayang magawa natin sa banal na Espiritu ay maghahatid sa atin na hindi mapatawad ang ating kasalanan. Maghahatid sa isang kasalanan na hindi na mapapatawad. Paano kaya yon? May dalawang bagay, kaibigan, natin makikita dito. It's either, kaibigan, sa panahon na nagkasala ka, may dalawang bagay na mangyari. It's either ang banal na Espiritu ay umiyak, nalungkot, o, kaibigan, nagpatuloy ka, or ilagay natin dyan, basahin natin sa Ephesians 4:30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya'y, nasa kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Tingnan niyo po, kaibigan, tinatakan. Ang banal na Espiritu daw ang siyang magtatak sa atin. Ano ba yung selyo ng Panginoon? Alam natin ang selyo ng Panginoon ay ang Sabbath. Ibig sabihin, kaibigan, kung ang banal na Espiritu ang siyang magtatak sa atin, ang magsisilyo sa atin, at ang selyo ay ang Sabbath, ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay maghahatid sa atin sa pagsunod sa banal na Sabbath. Amen? Sa banal na araw ng Diyos. Ito yung ginagawa ng Espiritu Santo. At sa panahon, kaibigan, na ating nalaman ito, at ating, ano yan, hindi natin sinunod ang payo ng banal na Espiritu, kaibigan, ating napighati ang banal na Espiritu. Ito yung nangyari sa kanya. Siya ay nalungkot, grieve, according sa English, the grieving of the Holy Spirit. Pangalawa, kaibigan, resist. Dalawa lang. It's either ang banal na Espiritu ay malungkot or i-resist mo ang banal na Espiritu. Hindi mo papakinggan ang banal na Espiritu. Basahin pa natin ito, kaibigan, sa Acts 7 verse 51. Sabi po dito, kayong matitigas ang ulo at di tuli ang puso't mga tainga, kayo'y laging nagsisalangsang o resist sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Dito yung panahon, kaibigan, na binato nila si Stephen, sa panahon na si Stephen ay nagbabahagi patungkol kay Jesus. At talagang sinalangsang nila ang kautusan, pinatay nila si Stephen, ang pinakaunang martir ng Kristyanismo. Ano ang ginagawa ng mga Hudyo dito, kaibigan? Siguro kinikilos sila ng banal na Espiritu na huwag niyong patayin si Stephen. Wag pumatay. Ito siguro ang ginagawa ng banal na Espiritu. Ngunit anong ginawa ng mga Hudyo, kaibigan?
Kanila pa rin pinatay sino? Si Stephen. Well, let's imagine, kaibigan. Posible ba na bago ito na gawa ng mga Hudyo, kinikilos ng banal na Espiritu ang puso ng mga Hudyo patungkol sa katotohanan ng Mesiyas na si Jesus? Posible ba yan? Posible. Kinikilos, kaibigan, ngunit sa patuloy na rejection ng mga Hudyo, patuloy na pag-resist sa leading ng banal na Espiritu, kaibigan, tuluyan nilang sinalangsang at sinuway ang kautusan. So, kaibigan, bakit hindi mapapatawad ang kasalanan sa Espiritu Santo? Bakit kaya? Bakit hindi mapapatawad ang kasalanan sa Espiritu Santo? Sa panahon, kaibigan, nating sasabihin na no or not now sa banal na Espiritu, kaibigan, actually hindi namimilit ang Panginoon, tama? Hindi naman siya isang Panginoon na pinipili tayo eh. Sa panahon na kinikilos yung ating buhay ng banal na Espiritu at sinabi natin na no, ayaw kong sumunod sa iyo. Or siguro, kaibigan, hindi lang siguro pa ngayon. Siguro next week na, siguro next month na, hindi lang muna ngayon. At siguro iniisip mo na mas madali na mag-decide, kaibigan, sa panahon na nawala na yung conviction na nandun sa ating puso. Kailan ba mas madaling mag-decide, kaibigan? Yung may conviction pa or wala ng conviction? Yung kinikilos ka pa ng banal na Espiritu, yun yung pinaka-point, kaibigan, na kailangan mong mag-desisyon. Kasi kung mawala yun, kaibigan, yung conviction na yun, mahirap mo nang sundin ang banal na Espiritu. Mahirap mo na sundin, kaibigan, kung ano ang kaniyang gusto mong gawin. Kaya nga, kaibigan, sa panahon na tayo ay kinilos ng banal na Espiritu at ating sinabi na, hindi mo na ako susunod ngayon sa iyo, banal na Espiritu. Hindi mo na ako susunod sa iyong katotohanan na pinakita sa akin. Ayaw ko munang sumunod. Kaibigan, sa panahon, kaibigan, na mawala ang conviction, napakahirap mag-decide. Alam niyo kung ano mangyari? Dahil wala na yung bigat, wala na yung bigat ng kasalanan, wala na yung conviction sa ating puso, parang naging okay na lahat. Parang okay na maggawa ng kasalanan. Parang naging okay na sa atin dahil nawala yung conviction ng banal na Espiritu. So, kailan, kaibigan, ang pinaka-importante na mag-desisyon? Sa panahon ba na may conviction pa o wala na? Sa panahon, kaibigan, na may conviction pa. At papatnubayan ka ng banal na Espiritu. Sabi niya nga, God is guiding you. Sa panahon na may conviction, kaibigan, na parang kinikilos ka, parang naguguluhan ka, ano ba ang aking susundin? Sabbath ba o Linggo? Nakita mo sa Biblia na Sabbath talaga at kinilos ka talaga ng banal na Espiritu. Sundin mo ang Sabbath at sinabi mo, siguro hindi na ako makapaglabas sa panahon ng Sabbath. Hindi na ako makapagbenta sa panahon ng Sabbath. Sabi ng banal na Espiritu, sundin mo ang Sabbath dahil yan ang sinasabi ng Biblia. Kailan mo susundin, kaibigan? Sa panahon na natapos na ang seminar? Or sa panahon na kinilos ka ng banal na Espiritu? So, tanong, kaibigan, bakit hindi mapapatawad ang kasalanan sa Espiritu Santo? Bigyan, actually, sa panahon na patuloy nating sinasabi na no sa banal na Espiritu, patuloy na titigas ang ating mga puso. Ito yung hardening of the heart, kaibigan. Sino ba nakaranas ng alarm clock dito? Sino ba nag-alarm clock every morning? Nag-alarm clock every morning? Ah, siguro maaga kang gumigising, right? Alarm clock, nag-alarm ka by 4 o'clock. Ah, 4 o'clock, alarm clock ka. Kinabukasan, kaibigan, nag-alarm yung phone mo. Siguro yun. Snooze lang siguro yun. Nag-alarm, kaibigan, ngunit yung katawan mo parang hindi pa gustong bumangon. Anong ginawa mo sa alarm clock? Pinatay mo, right? Pinatay mo yung alarm clock. At first, kaibigan, parang gusto mo bumangon, pero pinatay mo yung alarm. Marinig mo pa. Marinig mo pa yung alarm clock. Ngunit kinabukasan, kaibigan, alarm clock ka na naman. Yun na naman. Malakas na naman yung alarm clock. At narinig mo pa rin. Anong ginawa mo? Dahil mahirap bumangon, mabigat yung katawan. Enough mo naman. Kung patuloy itong gagawin ng kaibigan, I believe naranasan niyo rin yan eh. Na hindi mo na narinig yung alarm. Hindi, narinig mo ba yung alarm? Hindi na, nasanayan mo ng
off, reject. Pag alarm clock, snooze, alarm clock, reject. Hanggang kaibigan, hindi mo na maririnig yung alarm clock. Posible ba kaibigan na ganun din ang banal na espiritu? Na sa patuloy niyang pag-alarm sa atin, warning, patuloy nating no. Posible ba kaibigan na sa panahon na patuloy nating nireject ang banal na espiritu, hanggat mawawala na ang boses ng banal na espiritu sa ating mga konsensya? Kaya ito yung mangyayari kaibigan, sa panahon na yun ang mangyayari kaibigan, hindi ang Panginoon ang siyang naglagay ng limit, naglagay ng hadlang or separation sa atin, itong ating mga desisyon ang siyang nagbigay o naglagay ng hadlang po ng kaibigan. Like for example, let me illustrate. Suppose kaibigan na pagod na pagod ka na at may tumawag sa inyo. Lagyan natin yung girlfriend mo or boyfriend mo siguro. Tumawag siya sa'yo at nung tumawag siya sa'yo, pagod na pagod ka na, hindi mo sinasagot yung tawag. Tawag na naman siya, hindi mo pa rin sinasagot. Tawag siya, hindi mo pa rin sinasagot. Anong gagawin ng boyfriend mo? Anong gagawin niya? Siguro 20 times na yung missed call niya sa'yo. Sabi niya, parang hindi natin siguro to sasagot. Mataas na, mahaba na ba yun na mercy kaibigan, yung 30 na missed call? sobra na yung haba na yung kaibigan na miss call ng boyfriend mo siguro. Long suffering na ba yun? Well, compare sa Panginoon kaibigan, yung 30 miss calls na yun, yun ay napaka-iksi lang. Alam niyo sa Panginoon, ilang beses kaya siya nag-miss call sa'yo? Ilang beses kaya siya tumatawag sa'yo kaibigan at patuloy mo naman ginaganon yung alarm clock mo? Ilang beses kaya siya kaibigan na tumatawag sa atin na sundin ang katotohanan at patuloy nating nire-reject ang katotohanan? Ano mayayari kaibigan? Hindi namimilit ang Panginoon. Kung hindi mo gustong sundin ang katotohanan kaibigan, hindi namimilit ang Panginoon. Hanggat hindi mo na marinig ang kaniyang boses kaibigan. Hanggang wala na. Na may block na dyan or may parang hadlang na sa inyong communication. Kagaya ng alarm clock. Siguro na snooze mo lang at habang hindi mo na ito marinig kaibigan. Pero kaibigan, paano ba makakamit o paano ba makakagawa ang isang tao ng unpardonable sin o isang kasalanan ng hindi mapapatawad? May tatlong mga bagay paraan kaibigan na makakagawa ang isang tao ng kasalanan ng hindi mapapatawad. Kung may mga notebook po kayo, pwede niyo pa i-take note yung kaibigan. Ang mga bagay nito. Number one po dito, kaibigan, kasalanan hindi mapatawad, paano ito magagawa? Yung mga nagtatakip ng kanilang mga kasalanan. Ito yung mga tao, kaibigan, na tinatakpan nila ang kanilang mga kasalanan. Ito yung nakakagawa ng kasalanan hindi mapapatawad. Sabi sa Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. May dalawang klase kaibigan ng mga tao actually na nagtatakip ng kanilang mga kasalanan. Sino ba itong mga taong ito kaibigan? Una po dito, yung mga skeptics at ang mga atheista. Ano kaibigan, napaka-close ng kanilang mga isipan patungkol sa Panginoon. Kahit anong ebidensya na gagawin mo sa Biblia, hindi sila maniniwala. Ito yung mga skeptics, mga tao na mga skeptics, mga atheista na hindi naniniwala sa Biblia kahit napakalinaw sa Biblia, kaibigan. Sila ang isa sa mga tao na nakakagawa ng kasalanang hindi mapapatawad. Bakit? Hindi nila binibigyang pansin ang banal na espiritu na kikilos sa kanilang buhay. Ang pangalawa, kaibigan, nakakaalam ng tama sa mali. Tayo ba'y nakakaalam na ng tama? Alam ba natin yung mali? Posible ba tayo na makagawa din ng kasalanan ng hindi mapapatawad? Ito yung tinatawag kaibigan sa simply na form, compromiso. Sabi nga sa Biblia, James chapter 4 verse 17, he that knoweth to do good, but doeth it not, to him it is sin.
Sibig sabihin, yung compromise pala kaibigan ay isang kasalanan. Yung nakakaalam ng tama sa mali ay ang mga tao din na nakagawa ng kasalanan hindi mapapatawad. Bakit? Dahil kahit alam nila na tama na, ngunit ginagawa pa rin nila yung mali. Ginagawa pa rin yung mali. Ito yung mga dalawang tao, kaibigan, na magagawa ng kasalanan hindi mapapatawad. Continuous rejection of the Holy Spirit. Napatuloy tayo, kaibigan. Pangalawa, kaibigan, ang nagpapatagal-tagalan. Alam niyo, kaibigan, pinakamatinding pandaraya ng Diablo ay sasabihin niya parati sa atin na wag mo munang tanggapin si Jesus ngayon. Bukas mo na siya tanggapin. At kinabukasan, kaibigan, anong gagawin niya ulit? Wag mo na ngayon. Bukas mo na tanggapin si Jesus. At kinabukasan, kaibigan, ganun naman ang kanyang gagawin. Wag mo na ngayon. Bukas mo na tanggapin si Jesus. Hanggang hindi mo na marinig, kaibigan, ang tawag ng banal na Espiritu. Ang nagpapatagal, tagalan. Yung kaibigan, isa itong napakaseryosong problema. Pandaraya ng Diablo upang tayo sa bandang huli ay hindi makasama si Jesus. Kasalanan na hindi mapapatawad. Kung tayo ay nagpapatagal-tagalan, kaibigan, especially sa mga plano ng Panginoon sa ating buhay, kung alam natin na ito ang tamang daan nating susundin, at tayo ay nagpatagal-tagalan na ito ay sundin, kaibigan, baka magawa natin ang kasalanan hindi mapapatawad. Baka ang banal na Espiritu, kaibigan, ay hindi na natin maririnig. Hindi ko sinabi na hindi na siya kumikilo sa iyo, hindi na siya nagtatrabaho sa iyo, kaibigan, ngunit dahil sa patuloy mo na rejection, hindi mo na siya mapapakinggan. Kaibigan, gusto ko pong i-clarify na ang Panginoon ay patuloy na nagsusumikap na ikaw ay kanyang iligtas. Patuloy na tinitingnan ng Panginoon na lahat tayo ay maligtas, kaibigan, dahil mahal niya tayong lahat. Amen? Mahal ka ba ng Diyos? Yes, kaibigan. Kaya nga, pinadala niya ang banal na Espiritu upang ikaw ay kilusin at ikaw ay makakasunod sa kanyang kalooban at ikaw ay maligtas. Ngayon, kaibigan, of course, may Diablo. Ang Diablo din ay patuloy na nagsusumikap na tayo ay sirain. Ay, gusto ko i-diin, kaibigan, hindi kayo mahal ng Diablo. Hindi kayo mahal ng Diablo. Isa lang ang nagmamahal sa inyo. Walang iba kundi si Jesus. Ang Diablo, kaibigan, marami siyang offer. I-offer niya siguro yung mundo. Offer niya yung napakagandang mga kasiyahan sa mundo. I-offer niya ang pinakamagandang bahay siguro sa mundo. I-offer niya ang napakagandang trabaho o mapayapang trabaho siguro sa buhay mo. Ngunit sa bandang huli, kaibigan, isa lang ang motibo ng kaaway. Ikaw ay kanyang sisirain. Hindi kanya mahal, hindi kanya inibig. At sisikapin niya, kaibigan, na tayo ay mawala sa kamay ng Panginoon. Kaya kaibigan, huwag kang magpapatagal-tagalan. Kung ano ang katotohanan tanggap mo sa seminar, kaibigan, why not step for it? Bakit? Try to step for it, kaibigan. Alam niyo, napakaraming mga tao na takot na ibigay lahat kay Jesus. Takot na humakbang na sundin si Jesus. Ano ba ang kinakatatukan natin, kaibigan? Kinatatakutan natin na sumunod kay Jesus. Alam niyo po, walang dapat ikakatakot sa pagsunod kay Jesus. Hindi dapat kinatatakutan ang pagsunod kay Jesus. Dahil sa pagsunod mo kay Jesus, kaibigan, masusumpungan mo ang tunay na kaligayahan. Ang tunay na kapayapaan. Takot ba tayong sumunod kay Jesus? Dahil may ipaiiwan ang Panginoon sa atin, kaibigan, ng mga siguro mahal pa natin sa ating buhay? Huwag magpatagal-tagalan, kaibigan. Kung kinikilos po tayo ng banal na Espiritu, kung alam natin yung tama, sundin po natin ang tama. Kasalanan hindi mapapatawad. Baka bukas, kaibigan, huli na ang lahat. Now try to imagine, kaibigan, sa pagdating siguro ng Panginoon, nandun na tayo sa impyerno. At nung nandun na tayo sa impyerno,
nakita mo yung buhay mo na dahil hindi mo lang tinanggap si Jesus sa panahon na nandun yung conviction sa iyong puso, ay ang dahilan kung bakit ikaw ay napunta sa impyerno. Napakalungkot, kaibigan, kung yan ang mayari sa ating buhay. Dahil tayo ay nagpatagal-tagalan. Number three dito, kaibigan. Like, for example, kaibigan, madisgrasya ka. Siguro, pag alis natin, may mangyari sa atin. Sa panahon hindi na nabigay ang ating buhay kay Jesus, kaibigan, ang kaaway ay talagang sure na kukunin ang ating mga buhay. Makita na nito, kaibigan, sa Biblia, yung story ni Agripa. At ito si Agripa, kaibigan, siya po ay sinabihan ni Pablo patungkol sa katotohanan. At nung sinabihan siya ni Pablo patungkol sa katotohanan, kaibigan, alam niyo kung ano ang sabi ni Agripa? Ito ang sabi ni Agripa, kaibigan. Sabi ni Agripa, at sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakaunting paghikayat, ay ibig mo akong maging Kristiyano. Munti ka ng maging Kristiyano, sino? Si Agripa. Pero kaibigan, yung muntik kang Kristiyano na yan, yung muntik na salita, hindi yan Kristiyano. Kahit na 1% lang, kaibigan, na muntik ka na naging Kristiyano, hindi pa rin yan Kristiyano. Ibig lang sabihin, kaibigan, hanggat hindi natin naibigay lahat kay Jesus, hindi pa rin tayo lubusan na tinatawag na Kristiyano. At ayun, kaibigan, siguro ito din yung mga dahilan kung bakit para may digmaan na nangyari sa ating buhay dahil hindi natin nabigay lahat kay Jesus. Kagaya ni Agripa, hindi niya mabigay lahat kay Jesus, kaibigan. Muntikan mo na akong mahikayat, Pablo. Sabi dito, kaibigan, patuloy, magkaroon ng milyon-milyong mga tao sa impyerno na muntikan ng maligtas. Ano ba kaibahan yun, kaibigan? Muntikan ka ng maligtas? Simple lang, hindi ka pa rin ligtas. Tama po ba? Muntikang maligtas? Pareho pa rin yun, kaibigan, sa hindi ka ligtas. Kaibigan, nawa hindi tayo yung mga taong ito na muntikan ng maligtas. Muntikan na tayong maligtas dahil siguro nag-attend tayo sa seminar. Napakinggan siguro natin yung mga katotohanan. Atin siguro nakita yung mga katotohanan na sumpungan natin na bago sa ating mga isipan. At kinilos tayo ng banal na espiritu. At muntik na tayong naging Kristiyano. Dahil muntik na tayong tumanggap kay Jesus. At muntik na nating tinanggap ang kanyang mga katotohanan. Ngunit hindi natin tinanggap. Muntikan na tayong naging Kristiyano, kaibigan. Alam nyo, napakaraming mga tao sa mga seminars namin na ganito. Pagkatapos ng seminar, sasabihin nila, thank you so much, Brother Eve. Talagang marami kami natutunan. Pero babalik na kami sa aming mga iglesia. Magpatuloy kaming mangilin ng araw ng linggo. Magpatuloy kaming magsamba sa mga larawan. Kaibigan, muntikan ng maging Kristiyano. Ngayon, kaibigan, ang muntikang maging Kristiyano ay hindi pa rin Kristiyano. Muntikan na maligtas, ngunit hindi pa rin ligtas, kaibigan. Siguro naalala niyo itong kabataan ito, yung batang ito, na sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ano ba ang pwede kong magawa para maligtas, masumpungan ang buhay na walang hanggan? At sabi ng Panginoon, sundin mo yung kautusan. At sinabi ng Hudyong iyan, sabi niya, nagawa ko na, simula pa ng bata pa ako. Ako ay sumunod sa aking mga magulang, hindi ako pumatay, at so on and so forth. Ngunit sabi ni Jesus, kaibigan, sa kanya, may isa kang kulang. Ano yun? Ano bang kulang ko? Ano yung kulang niya, kaibigan? Sabi niya, ibenta mo ang lahat ng kayamanan mo, ibigay mo yan sa mga pulubig. Now, practically speaking, kaibigan, ilagay natin sa ating sitwasyon. Ilagay natin na tayo ay maraming pera. Ilagay natin na may mansyon tayo. At pumunta ka kay Jesus, siguro nasumpungan mo sa Bible, parang kinilos ang puso mo. At sinabi mo, Lord, ano ba ang pwede kong magawa para magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi ni Jesus, nakita mo yung sasakyan mo dyan? Benta mo yan, ibigay mo sa pulubi. I'm just updating it, kaibigan, moderno na Hudyong ito. Kasi nabanggit sa Biblia, kaibigan, sabi ng Panginoon, ibigay mo, ibenta mo lahat ng iyong mga kayamanan at ibigay mo ito sa mga pulubi.
Ano ang kanyang reaction, kaibigan? Siya ay umalis na malungkot dahil hindi niya kayang iwanan ang kanyang mga kayamanan. Kaibigan, siguro hindi kayamanan ang problema mo, pero pornografiya siguro ang problema mo na hindi mo kayang iwanan. Siguro hindi kayamanan ang problema. Napakaraming mga mayaman ngayon, kaibigan, na napaka-generous. I mean, napaka-generous, kaibigan. Kaya nga, parating binibigyan ng Panginoon. At ang nangyari, kaibigan, sa taong ito, hindi niya iniwan ang kanyang cherished idol. So, ang issue dito, kaibigan, ay hindi pera. Nakita niyo po? Hindi pera ang issue dito. Ang issue ay kung anong bagay na hindi niya kayang iwanan. Ito yung issue dito, kaibigan. Hindi pera. Fill in the blanks. Siguro marami sa atin na madali lang yung pera, napakabilis na bigay. Pero siguro, kaibigan, sa kabilang banda, siguro ilagay natin yung ice cream. Woo, ang tamis na ice cream siguro. Parang ganun siguro tayo. I'm not talking about na mag-eat ka ng ice cream, nagkasala ka. I'm talking, kaibigan, kung yung ice cream na yon ang siyang dahilan na hindi mo kayang iwanan, naging cherished idols mo na, ito ba pwedeng maging dahilan na magkakaroon ka ng kasalanan ng hindi mapatawad o muntikan ka ng naging Kristiyano? Ganun din, kaibigan, kay Governor Felix. Nung si Pablo, kaibigan, ay pumunta doon, kanyang sinabi kay Governor Felix ang katotohanan at sinabi niya ang paghuhukom ay darating sa iyong tahanan, Governor Felix. At ganun din, kaibigan, na si Governor Felix ay talagang nakilos ng banal na espiritu. Talagang naramdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Siya ay kinilos ng banal na espiritu, kaibigan. Ngunit ano ang kanyang sinabi, kaibigan? Pansin po natin dito. At samantalang siya ay nagsasalaysay tungkol sa katwiran at sariling pagpipigil at sa paghukom na darating, ay nangilabot sino? Si Felix. Kinilos siya ng banal na espiritu. Ano sabi diyan? At sumagot, ngayon humayo ka. At pagkakaroon ko ng kaukulang panahon ay ipatatawag kita. Ano ang sabi ni Felix? Humayo ka, balikan mo lang ako sa sapat na panahon. Huwag mo na ngayon, Pablo. Sa sapat na panahon, bumalik ka sa akin at doon ako susunod kay Jesus. Hindi mo na ngayon. Bakit ba, kaibigan? Ano ang problema? Siguro may mga bagay pa na hindi kayang iwanan. Mga bagay na hindi kayang iwanan. Kailan ba ang tamang panahon, kaibigan, na susunod sa Panginoon? Sa panahon na tayo ay kinilos ng banal na Espiritu. Sa panahon na may conviction, ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan. Kailanman, kaibigan, ay hindi magkakaroon ng kaukulang panahon ang pagsunod sa Diyos. Kaibigan, kung hihintayin mo pa ang panahon, tamang panahon na ikaw ay magpabinyag, siguro sabihin mo, next year na lang, yun yung tamang panahon na ako ay magpabinyag, nasundin ko sa Jesus, ngunit hindi darating ang panahon yun, kaibigan. Alam mo kung ano mangyari sa mga days na mangyari na iyong madadaanan, mawawala yung conviction, at ikaw ay magiging okay na yung kasalanan. Psalm 95 verse 7 and 8, sabi dito, kaibigan, ngayon, kung inyong didinggin ang kanyang, ano, kaibigan? Tinig. Huwag ninyong papagmatigasin ang iyong puso. Yan ang sabi ng Biblia, kaibigan. Kung narinig mo ang boses ng Diyos, sundin mo kaagad ito. Sundin mo kaagad ang boses ng Diyos, kaibigan. Ano ang contrast nito, kaibigan, kung hindi tin masunod? Titigas ang ating puso. At sa paano titigas ang puso, kaibigan, patuloy itong hakbang na hindi na natin maririnig ang banal na Espiritu. Sabi dito sa Psalm 95 verse 8, ngayon, kung didinggin ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang iyong mga puso. Ang pangatlong mga grupo ng tao, kaibigan, na makagawa ng kasalanang hindi mapatawad, ay ang mga grupo na kasapi ng iglesia.
Well, bakit ba? Mga church members. Bakit kaya, mga church members, kaibigan, bakit siya included dyan? Alam nyo, kaibigan, simple lang. Alam nyo, mga church members, pagkatapos na binyagan, parang okay na lahat. Punta tayo sa church, upo tayo, naging SDA tayo. Ano yun sa SDA? Naging sitting down always na tayo. Punta tayo sa church, alam natin yung tama, at parang, alam nyo, may mga church, may mga na nasalubong ako, kaibigan, in-invite ko yung isang church member. Sabi ko, aral tayo ng Biblia. Sabi, tapos na ako niyan. Tapos na ako na Bible studyhan. Okay na. Sabi ko, ganun ba? Ganun ba yung buhay Seventh-day Adventist na pagkatapos mga binyagan, okay na, doon ka na, upo ka na lang kasi makinig ka na ng sermon. At okay na, hindi ka na mag-aral ng salita ng Diyos. Ngayon, kaibigan, sabi ng Biblia, ang banal na espiritu ay magpapatnubay sa atin sa lahat ng katotohanan. Kaibigan, may tanong ko lang, marami pa ba tayong pwedeng mapag-aralan dito? Yes, kaibigan. 1 month pa lang tayo, kaibigan. Napakarami natutunan natin, right? Mayroon, kaibigan, hindi pa po ubos ang aklat na ito. Hindi pa po ubos ang lahat ng ating talata na nabasa. Hindi po ubos na, kaibigan. Ngunit 1 month na tayo. Siguro ang iba sa iyo ay nabitin sa ating pag-aaral. Ngayon, kaibigan, minsan ang ating mga motibo, dahil tayo ay isa ng kasapit sa iglesia, parang naging status quo ang ating pamumuhay. At ano, kaibigan, pupunta lang sa iglesia yung mga lagay natin na nabinyagan, naging church members, at parang wala na. Nandito ako sa iglesia ngayon, safe ako. Safe ako ngayon. I am safe kasi nasa iglesia ako. Kaya kaibigan, kailangan nating tingnan ang motibo ng ating pagsamba. Kailangan nating tingnan kung saan ba talaga tayo. Kung talaga bang gusto natin na matutunan pa ang buong kautusan, buong katotohanan, at makilala pa ng lubusan sino? Si Jesus. Sino yung katotohanan, kaibigan? Tatlo. Jesus, salita ng Diyos, at ang kautusan. John 16 verse 13. Now, question, kaibigan. John 12:35, sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang, sa sagitna ninyo ang ilaw. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw upang huwag kayong abutin ng kadiliman. At ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalaman kung saan siya patutungo. Simple lang, kaibigan, ang sinasabi ng talatang iyan, kung nakita mo yung katotohanan ngayon, ang liwanag ngayon, sundin mo ang liwanag. Bakit? Ano sabi ng teksto? Baka yung kadiliman ay, o ang kadiliman ay mag-overtake sa'yo, kaibigan. Papatnubayan ka ng Diyos sa buong katotohanan. Ang banal na espiritu ay papatnubayan ka sa buong katotohanan. Acts 17:30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas ng Diyos. Datapot ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisisi silang lahat sa lahat ng dako, kaibigan. Tulad ng nakikita, kaibigan, na gusto ng Panginoon tayo ay magsisi. Pero kaibigan, sa ating natutunan, sa panahon na kikilusin tayo ng banal na espiritu, ito yung panahon, kaibigan, na tayo ay tunay na makapagsisi. Ang banal na espiritu ang siyang may kapangyarihan na magpakita sa atin kung gaano tayo kamakasalanan. So ano ang ginagawa ko sa katotohanan na ipinikita ng Diyos sa akin? Siguro iniisip mo, kaibigan, ngayon, ano kaya ang ginagawa ko bilang iglesia, membro ng iglesia, sa katotohanan ang aking natanggap? Sa katotohanan ang aking nakita, akin pa ba itong sinusunod? O wala na akong thirst or desire na hahakbang pa na masumpungan ang buong katotohanan? Napakasarap, kaibigan, mag-aral ng banal na salita. Alam, napakaraming mga tao ngayon, sinasabi nila na dahil ang magulang ko ay ganito, ganun din ako. Dahil siya ay ganito ang kanyang reliyon, ganun din ako. Mamamatay ako na ganito ang aking reliyon dahil ang mama ko ay ganito ang kanyang reliyon. Ngayon, kaibigan, hindi po yan ang sinasabi ng turo ng Biblia. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, isa ito sa mga rason, kaibigan, kung bakit
ang kasapi ng iglesia ay makakatanggap or makakagawa ng kasalanan hindi mapatawad dahil okay na lahat. Kung ano ang kanilang magulang, ganun din ang kanilang reliyon. Mamamatay sila doon. Hindi na sinalistik ang Biblia. Malino po yan, kibigan? Sabado ang tunay na sabat na sinabi ng Biblia, hindi Sunday. Yan po yung nagpapaalala, kaibigan, na tayo ay may lika. Isang paalala na tayo ay ginawa ng Diyos sa araw ng Sabado. At ito din ang tatak ng Diyos. Sumalino, kaibigan, hanggat hindi natin saliksikin ang banal na kasulatan, kung patuloy lang natin sinasabi na dahil si Mama ay, ilagay natin, SDA. SDA din ako. Pero alam niyo, kaibigan, 10 years old, nabinyagan ako. Sino ba nabinyagan ito 10 years old? 10 years old, 12 years old. May 12 years old, 15 years old. May 15. Nabinyagan ako, kaibigan, 10 years old. Noong nabinyagan ako, kaibigan, pagkatapos noon, naging may office ako sa church, naging EY leader ako. Pagkatapos noon, naging youth director ako, naging EY leader, naging EY director sa Hilltop, sa station. Ngunit, kaibigan, nakita lang ako na, yes, na-bautismo na ako nung 10 years old. Ngunit yung pagbinyag na yun, kaibigan, ay dahil na-influence lang ako sa aking kaibigan. Hindi ko tinanggap si Jesus noon. Hindi ko alam yung buong katotohanan. Ang alam ko lang, baboy at saka Sabado. Yun ang alam ko. Ah, Sabado. Sabado ngayon. At ano nangyayari pag Sabado, kaibigan? Hihintayin ko yung teacher ko kasi teacher ko, walang problema sa aking nanay kasi nanay ko backslider. So, walang problema sa aking nanay. Yung teacher ko kasi yung patuloy na, oh, Sabado ngayon, Eve. Yung talagang stricto-stricto. May, ano yan, may latigo yan siya. Ay, hindi latigo. Stick. Yung stick, may stick yan siya, kaibigan. Na makikita niya kami maglalaro pag Sabat, talagang gagawin niya ang gusto niyang gawin para sa aming kaibigan. Ngunit, kaibigan, nakita ko na hindi pala ako converted nung dumating ng 20 years old ang aking buhay. Sumpon ko nga, 10 years old ako nabinyagan, hindi pala ako konvertido kasi hindi ko sinaliksik ang kasulatan. Posible ba, kaibigan, na nagpabinyag tayo ngunit hindi tayo konvertido? Posible ba na naging, may siguro church officer na tayo, siguro elder na tayo, or siguro ikaw ay EY leader na siguro sa iglesia niyo, ngunit hindi ba pala ikaw konvertido? Dahil nga, ang binyag na iyong nasumpungan ay parang influence lang. Parang nabinyagan ka lang na, ano, kasi si nanay sabi niya, pabinyag daw ako eh. Pero hindi talaga yung kalooban mo na magpabinyag. At ito yung silyo ng Panginoon, kaibigan, ang Sabat. At alam din natin, kaibigan, na ang hayop na ito ay ang kaharian ng Roma at ang kanyang tanda, kaibigan, ay ang Sunday. So ito muna kita, kaibigan, na ito yung mga dahilan kung bakit makakagawa sila ng kasalanang hindi mapatawad dahil hindi nila sinaliksik ang kautusan, hindi na sinaliksik ang katotohanan si Jesus at ang Biblia, at hindi na sumpungan ang katotohanan. Mayroon pinag, kaibigan, kasapi sa iglesia. Kung ano ang ginagawa ng aking magulang, ganun din ako. At alam nyo, ngayon nga, sinasabi nga ng iba, pabinyag ka na kasi Adventist naman yung nanay mo eh. Pabinyag ka na kasi yung lola mo, lolo, lola, nanay mo. Adventist naman sila lahat, pabinyag ka. Pero kaibigan, hindi po ganun. Ang dapat mangyari, kailangan ang bata mismo, kailangan ikaw mismo ang siyang may personal na relasyon sa Panginoon. Ikaw mismo ang tumanggap sa Panginoon. Hindi po natin pwedeng madepende ang ating mga kaligtasan sa ibang tao. At hindi nga sinasabi ng Biblia na pwede kang maligtas dahil sa iyong magulang. Personal ang ating kaligtasan. Amen? Kailangan natin tanggapin si Jesus na personal kaibigan. Kasapi sa iglesia. Isa sa mga grupo ng tao na makagawa ng kasalanang hindi mapapatawad. Letter B, hindi susunod sa kautusan ng Diyos. Kasapi sa iglesia, hindi susunod sa kautusan ng Diyos. Nabanggit po kayo na kaibigan, yung mga katotohanan na tinatanggap, Sunday, hindi po yan yung araw ng Sabat, yan po yung araw ng Linggo po yan, hindi po yung seventh day.
At napakarami mga Kristiyano ngayon, kaibigan, kahit alam na nila na ang Sabado ay araw ng Sabat, at ito ay kanyang ipanangilin, ngunit patuloy pa rin na pinapangilin ang araw ng Linggo. Sabi nga dito, kaibigan, sa Hebrews 10:26, sapagkat, kung ano, kaibigan? Kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira tungkol sa mga kasalanan. Kaibigan, ang kasalanang hindi mapapatawad pala ay isang kasalanan na alam natin na kasalanan at sinasadya natin na ginawa. Isang kasalanan alam mo at sinadya mo talagang ginawa yan kahit alam mo na yan ay kasalanan. Hindi ito ngayong kasalanan, kaibigan, na siguro na-fall ka, na may struggle ka, na Lord, napakahirap na naman ng kasalanan ito, parang hindi ko makayanan pa. Nag-struggle ka pa, may digmaan pa nangyari sa iyong isipan. Hindi ito yung kasalanan, kaibigan, na maghatid sa iyo sa kasalanan hindi mapapatawad. Or kasalanan hindi mapapatawad. Ngunit yung kasalanan, kaibigan, na alam mo na kung ano mayayari sa iyo, ngunit ginawa mo pa rin. Ito yung kasalanan, kaibigan, na maghatid sa atin na hindi mapapatawad ang ating kasalanan. Bakit? Dahil panahon na hindi mo na marinig ang kilos ng banal na Espiritu. Sa panahon na hindi na nagsasalita ang banal na Espiritu, kaibigan, dahil napaka kapal na ng hadlang sa ating mga tenga, hindi natin siya maririnig, kaibigan. At ano sabi, kaibigan? Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaibigan, hindi nyo po masisisi ang Panginoon sa bandang huli. Hindi nyo po pwedeng sisisi ng Panginoon, sabihin nyo, Lord, hindi mo kasi sinabi yan sa akin, kaya nandito ako sa impyerno ngayon. Hindi mo ako pinapatnubayan, kaibigan, lahat ng mga bagay ay ginawa ni Jesus. Pinadala niya ang Biblia, pinadala niya ang Spirit of Prophecy, lahat, kaibigan, mga ministro, para lang tayo ay hikayatin na maligtas at magbago sa ating buhay. Sa bandang huli, kaibigan, kung tayo ay mawala, masunog sa impyerno, isa lang ang dahilan. Sino ang dahilan yan? Kaninong kamalian yon? Sa akin. Ang aking sariling desisyon. Kaligtasan, kaibigan, ay isang pagdesisyon. Ang kaligtasan ay isang pagdesisyon, kaibigan. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa. Sabi pa nga dito, kaibigan, gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumarak sa anak ng Diyos at umaring dibanal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipos na sa espiritu ng biyaya. Kaibigan, sa panahon na patuloy tayong gagawa ng kasalanan, sa patuloy nating iniyurakan ang dugo na binigay ng Panginoon para tayo ay maging malaya, kaibigan, ang mayari po niyan, kaibigan, ay parang yung grace na binigay ng Panginoon sa atin ay parang atin lang, parang cheap, napaka-cheap na ating pag-intindi. Namatay si Jesus sa krus para sa iyo. At ang kasalanan ang siyang pumatay sa kanya diyan. Kaya nga, kaibigan, sa panahon na magkasala tayo muli, sa panahon na tinutukso tayo muli ni Satanas, na alam natin na yan ay kasalanan, huwag na kayong padala, kaibigan. Kaya nga, sinasabi ko, kung kayo man ay nagtugumpay sa araw na ito, or bukas, hindi dahil ikaw ay malakas, kundi ikaw ay mahina. Hindi dahil ikaw ay malakas, kaibigan, na nagtugumpay ka sa mga kasalanan, kundi ikaw ay mahina. At si Jesus lamang ang siyang may lakas na magbibigay ng katagumpayan sa ating mga kasalanan. Hanggat hindi ka lalapit sa Panginoon, hindi ka magtatagumpay. Ganito ka-importante si Jesus sa ating buhay. Hanggat hindi mo siya tinanggap, walang kapangyarihan na ating makukuha at matagumpayan ang mga kasalanan. Ang banal na Espiritu ay hindi mananatili sa buhay ng isang tao na sinasadya ang paggawa ng
kasalanan. So balik tayo kaibigan sa ating tanong. Ano ba talaga ang kasalanang walang kapatawaran? Now kaibigan, alam ko po na wala po sa atin dito ang nakakagawa pa ng kasalanang hindi mapatawad. Ang kasalanang hindi mapatawad kaibigan ay yung katotohanan, ay yung kasalanang sinasadya natin at patuloy nating nire-reject ang banal na Espiritu. Ano ba ang ginagawa mo sa katotohanan kaibigan? Tinatanggap mo ba ito or inyong nire-reject? Ano ba ang ginagawa natin sa katotohanan? Alam niyo po kaibigan, sa panahon na tatanggapin natin ang katotohanan, alam niyo kung ano mayayari? Sa panahon na tatanggapin natin ang katotohanan, sa panahon na susundin natin ang katotohanan, sabi ng Biblia, huwag niyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi ano? Tabak. Ano yung tabak, kaibigan? Yan ay, parang ano yan? Itak. Yan, itak. Bakit? Sabi patuloy dito, kaibigan. Sabi niya dito, sapagkat kayo naparito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang mga ama at anak na babae laban sa kanyang ina at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae at ang magiging kaaway ng tao ay ano? Ang kanyaring sariling kasangbahay. Patuloy pa tayo, kaibigan. Verse 7. Ang umibig sa ama o sa ina na higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae na higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, mga kaibigan. Sabi ng Biblia, sa panahon na susunod tayo sa katotohanan, ang pamilya mismo natin ang siyang magiging kaaway natin. Pag susunod tayo sa Biblia, kaibigan, sa katotohanan, sa banal na kasulatan, sa kay Jesus, mismo ang iyong pamilya ang magiging iyong kalaban. Napakaraming mga kwento, karanasan, kaibigan, sa panahon na susunod ka sa katotohanan, ang pamilya mismo magsasabi sa iyo, hindi na kita anak. Lumayas ka, hindi ko na gusto makita ang pagmumukha mo dito sa bahay. Maraming kami kasamahan, kaibigan, sa mga amazing, sa amazing facts na ganito ang karanasan. Ngayon, alam niyo ang kanilang sagot? Sabi nila, lalayas ako, ngunit idalangin kita. Bandang huli, magkasama pa rin tayo, tatay. Ganun kalaki ang epekto ng katotohanan. Kaibigan, sabi ng Biblia, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Kahit magulang man natin yan, kahit nanay, tatay mo yan, kaibigan, kahit kaibigan mo pa man yan, kahit anong mga bagay na siyang hadlang sa atin, wala pang higit na mas magandang buhay sa sumunod sa salita ng Diyos. Kaibigan, I tell you, maraming kapayapaan at magandang buhay ang ating matatamo sa pagsunod kay Jesus. Kaibigan, siguro sa gabing ito, ang dalawang mga anghel na yan ay bumubulong sa inyo. Siguro sinasabi ng kabilang anghel na ang Diablo, huwag mong sundin si Jesus. Huwag mo na ngayon. Bukas na lang. Sa ibang linggo na lang. Huwag mo na ngayon. At siguro sinasabi yan, kaibigan, ng Diablo ngayon at sinasabi ni Jesus, ngayon ang tamang panahon. Sundin mo ako. Sundin mo ang katotohanan. Sundin mo ang aking kautusan. Sundin mo ako na yung tagapagligtas. Kaibigan, sa ating pagtatapos, gusto kong tawagin ang aking kaibigan. Sa kanyang pag-awit, kaibigan, ating isipin na ito ay napakaseryosong desisyon na inyong gagawin. Huwag niyong tanggihan ang tawag ng Diyos. Isa lang na dalangin ng Panginoon, kaibigan. Gusto niya na ikaw ay kanyang iligtas. Gusto niya na ikaw ay hindi malipol magpakailanman. Gusto niya na ikaw ay makasama niya magpakailanman. Kaibigan, kung ang nagbubulong sa iyo ngayon na hindi sundin ang katotohanan, huwag mong pakinggan iyan. Sundin mo si Jesus. Tanggapin mo siya.
at sa inyo ang pagkumana. Whatever we can close your eyes and listen to the music. Panginoon, gusto kong sundin ang katotohanan. Gusto kong sumunod na sa iyo habang buhay. Panginoon, iyan ako. At gusto ko nang iwanan lahat. Kung ikaw yan, kaibigan, come in front at atin mong silyuan. At kung ikaw, kaibigan, ay kinilos, gusto kang magpabinyag muli, gusto mong magbago ang iyong buhay, you can still come, kaibigan, sa harapan. Huwag po kayong patalo sa diablo. Malakas po ang ating Panginoon. Siya po ay dakila. Wala po tayong dapat ikakatakot sa Kanya. May kapangyarihan sa banal na salita. Ang ating Panginoon ay dakila.
hindi kayo matatalo ng diablo hanggat ang iyong buhay ay naka Jesus. Kahit pamilya mo yan, huwag kayo matakot dahil ang Diyos natin ay tapat. Tayo manalangin. Dakila po na yung Panginoon, maraming salamat sa katagumpayan na iyong pinagkaloob sa mga kaluluwang ito na patuloy niyo pong kinikilos gabi-gabi sa kanilang pakikinig. At ngayon, Panginoon, aming pong gustong silyuhan ang kanilang mga desisyon na hindi na po ito makukuha ng diablo. At ang katotohanan ng kanila natanggap ay patuloy nilang panindigan at ito ang siyang magsilbi na lakas po nila sa pagpapatuloy ng kanilang buhay Kristiyano. Maraming salamat na sisilyuhan niyo po ang kanilang mga desisyon sa gabing ito. At ganoon din po, Panginoon, kami ng mga Seventh-day Adventists. May mga pagkakataon, Panginoon, na kami ay naging status quo ang aming mga sitwasyon. At Panginoon, namin pong nilapit ang aming mga sarili. Gusto po namin i-recommit ang aming mga buhay. Gusto po namin sundin ang katotohanan. Gusto po namin itaas ang standard ng iyong standard dito sa lupa. Gusto po namin ibigay ang aming mga sarili sa inyo sa gabing ito. At sama-sama kaming mamuhay ng bago. Simula ngayon, Panginoon, at magpakailanman. Maraming salamat na hindi po kami matatalo ng diablo dahil ang aming Diyos ay malakas, ang aming Diyos ay dakila, at siya ang tunay na Diyos na aming gustong sambahin. Ito po ang aming hiling, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus na may tagapagligtas. Amen. God bless you.